Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga. Kami ay kilalang grupo mula sa pangkat ng STEM 205. Sa presentasyong ito, ating tatalakayin ng morpolohiya. Kasama na rin rito ang morpema, iba't ibang bahagi ng pananalita, prosesong derivasyonal at deleksyonal, at higit sa lahat, ang pagbubuo ng salita. Ating alamin kung ano nga ba ang morpolohiya. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ng pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Ano pat kung ang phonolohiya ay ang tungkol sa pag-aaral ng set ng mga tunog na bumubuos ng mga salita sa isang wika. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Ano nga ba ang morpema? Ang morpema ay galing sa katagang morphim sa Ingles na kinuha naman sa salitang Griego morph na ang ibig sabihin ay anyo o unit at im na ang ibig sabihin ay kahulugan. Sa payak na kahulugan ay ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang ibig sabihin na pinakamaliit na unit ay unit na hindi na maaring panghatiin nang hindi masira ang kahulugan nito. Ang morpema ay maaring isang salitang ugat o isang panlapit. Ah, ganun pala yon. Ang alam ko ay mayroon pa itong iba't ibang uri. Tama ka dyan. Una na dyan ang morpemang malaya. Tinatawag ng mga malayang morpheme ang mga salitang pwedeng bigkasing nag-iisa at di laging nakakabit pa sa ibang morpheme. Halimbawa, ulo, bahay, pusa, isip. Pangalawa naman ay di malayang morpema. Mga morpema na laging nakakabit sa ibang morpema. Tinatawag na panlapi ang mga morpema na laging nakakabit sa ibang morpema. Di malayang morpema ang mga affix o panlapi. Halimbawa, dasal, nagdasal, bili. Ngayon, naiintindihan nyo na ba ang morpolohiya at morpema? At ngayon naman, ating dalakayin ang iba't ibang bahagi ng pananalita. May iba't ibang bahagi pala ang pananalita. Sa aklat ng balarila ng wikang pambansa ni Lope K. Santos o kilala rin sa tawag na balarilang Tagalog at matandang balirala ay may 10 bahagi ng pananalita.